Jews and men. Sindang dua pinagsaro nin Dios, day pagsuhayon nin tao. Mga tugang, mga kapanalig, sa ating pong ebanghelyo sa linggong ito ay ang pinaka tanong ng mga Pariseo sa ating Panginoon ay pupwede po ba ang diborsyo? At alam niyo po, hanggang ngayon, ito pa rin ang tanong hindi lamang ng mga Pariseo, kundi kahit ng mga taong nasa simbahan at nasa ating lipunan. Sasabihin pa nga nila, bakit walang diborsyo sa simbahan? Yung iba naman sasabihin, eh di ba may diborsyo naman sa simbahan? Di ba pinaghihiwalay naman ng simbahan yung lalaki sa babae? Alam niyo po, linawin po natin yung pong paghihiwalay ng lalaki sa isang babae sa simbahan, hindi po tawag diborsyo. Anong tawag? Annulment, no? O anulamento, no? At marami pong mga factors, sabihin na natin, dahilan parang isang kasal o pag-iisang dibdib ay sinasabi nga, siguro mas magandang gamitin yung salitang pagpapawalang bisa. Ayan, pagpapawalang bisa ng kasal or annulment, no? At siguro napanood nyo na o nakita nyo na sa TV yung ibang mga artista na naka-receive ng annulment, katulad ni Christopher De Leon, ni Big Soto at ng iba pang mga sikat na artista, no? Kasi no, possible naman po yun, lalong-lalo na kung mayroong tinatawag na grounds or elemento para makita na sa simula pa lang itong pagkakaiba ng diborsyo sa anulamento o pagpapawalang bisa. Sa simbahan, ang anulamento nagsasabi na bagamat sa umpisa, no, meron pang ceremony, meron pang mga magagandang mga damit, magagandang pagkain sa simbahan, no? Pero anong sabi? Yung mga yon ay balat kayo lahat ang buhay sa mundo. Puro mga exterior lang. Sa bandang uli, no, nakita ng simbahan na sa simula pa lang yung sinasabing kasal ay walang nangyari, no? Bakit? Kasi merong kulang. At kapag may kulang sa isang kasal, no, o sa lalaking o sa babae, maaari pong mapawalang bisa. Samantalang ang diborsyo, ano po? Ang diborsyo, lalong-lalo na, no, sa ating bansa, wala pa, salamat sa Diyos, no? Pero ang diborsyo po, no, lalong-lalo na ang unang-unang sumisira ng pamilya. Bakit? Kasi po sa diborsyo, mayroong naganap na pag-iisang dibdib. At yun ay pinaghiwalay. Pinaghiwalay. Kumbaga, ito yung kamay mo. Pinutol. Pinutol. Yan po. Eh di ba masakit yan? Kasi kamay mo yun. Part yan ng katawan mo. Ganun po ang nangyari. At hanggang ngayon, itinatago sa atin ng karamihan sa social media at mga media outlet, no, ang epekto ng diborsyo. No?
sa ibang bansa, no? Sa Europe, sa Italia, sa saan pa? Sa Russia, sa China, sa Japan, no? Sa Amerika, no? Makikita niyo po gaano ang consequence, ang epekto, masamang epekto ng diborsyo. No? At one time nga, may napanood ako, no? Sabi doon, nakaramihan sa mga taong gumagawa ng krimen, no? Madalas, hindi naman lahat, no? Yung namumuno sa krimen, sino? Ay yung mga taong bunga ng divorce. Alam niyo ba yan? Karamihan sa gumagawa ng karamihan sa krimen ay yung mga kabataan, bunga ng paghihiwalay ng nanay at ng tatay. No? Kasi, nakakalungkot. At kaya nga po, no? Kung titignan po ninyo, doon sa Ebanghelyo, para bang lumihis si Jesus nung tinanong siya, no? Karapat dapat ba na paghiwalayin? Ano sabi ni Lord? Hindi kagad niya sinabi yes or no. Pero napakaganda ng sagot ng Panginoon. No? Ninkagurangnan. No? Ano ba ang plano ng Diyos sa simula pa? No? Ano ba ang plano ng Diyos sa mag-agum? Di po ba magsama? So yun, sabi ng Diyos, kung ano ang plano ng Diyos, yun ang dapat respetuhin ng tao. At once na hindi nirespeto ng tao ang plano ng Diyos, ito na, darating na ang sarili nating pagkawasak sa ating buhay. At alam nyo, nakakalimutan natin na yung diborsyo, no? Sabi nga ng aming professor sa theology, no, na nag-aaral pa ako sa seminaryo, sabi niya, nung ma-approve ang divorce, no, hindi lang sa Amerika, sa Europe, I think nagsimula yata sa Europe, eh, sa European, no, if I'm not mistaken. No, yung divorce na yun, no, epekto na lang, kasi sa simula pa, nagkaroon na rin ng mga iba't ibang divorce. Ano yun? Yun yung tinatawag na Protestant Revolution. Ano nangyari sa Protestant Revolution? Yun yung paghihiwalay ng faith and reason. No? Yung faith, pananampalataya, at yung rason. No? Yung pag-iisip. No? At alam nyo, sa buhay ng isang Kristiyano at sa buhay ng isang tao, bago magkaroon ng divorce externally, meron na rin tayong divorce nangyayari sa ating sadiri o sarili. No? Doon nagkakaroon ng tinatawag na, ano, brother, duplicity. Ayun. Kapag ang isang tao ay mayroong double, yung parang Two-Face, ayun, si Two-Face, alam yung kalaban ni Batman, no? Na naging, ano, that's when divorce enters into our life. No? Iba yung pananampalataya sa simbahan, no? Divorce doon sa pananampalataya sa loob ng tahanan. Kita nyo? May divorce na nangyayari sa isang taong Katoliko na naniniwala sa kanyang pinagtatrabahuan at doon sa kanyang parokya. See? Merong divorce. No? Hindi lang naman yung divorce sa mag-asawa. Pwede rin yun sa ating buhay pananampalataya. No? Iba yung ating pagdarasal, divorce doon sa ating paggawa o pagtulong sa ating kapwa. No? Magkaiba. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, ano sabi niya sa Ebanghelyo? Tumawag siya ng bata, ng aki. No?
Hindi niyo ba, na, ano niyo kung nakikinig kayo mabuti, makikita niyo yung logic ni Lord, no? Yung logic. Paano napunta yung divorce doon sa aki? Ah, kasi ano bang aki? Ano bang isang bata? Isang bata, nakakita na ba kayo? O napagmasdan nyo na ba yung isang bata? Ang isang bata, kung tatanungin nyo, ako, natanong ko na yung pamangking ko one time. Sabi ko, Yanes, may kaaway ka ba? Wala po. No? Subukan nyo tanungin yung pamangkin nyo. Ano? Subukan nyo. Tanungin mo, may kaaway ka? Isa lang ang isasagot sa'yo. Wala po. Bakit? Kasi sa isang bata, lahat ay magkakasama. Lahat ay magkakaibigan. Walang iwalayan. No? Sabi nga, walang iwanan. No? Ito yung pangit. No? Kaya nga sabi ni Lord, maging katulad kayo ng isang bata. Kasi yung bata, simple lang ang buhay. At the same time, yung isang bata, no? Anong ginagawa niya? Di ba? Sa pamilya, no? Nakakatuwa, pero napakaganda, no? Bakit napagbabati yung nanay at tatay? Dahil sa aki. No? Sasabihin ng nanay, sige na nga, alang-alang sa ating anak. Oh, ayun. Diba? Sasabihin ng tatay, sige, no? Dahil meron tayong anak, let us make, sabi ko, we can work it out. We can work it out. Kita nyo, kulang tayo. Nagkakaroon ng divorce sa ating buhay pananampalataya kasi hindi tayo nagiging bata sa ating pananampalataya. We do not become childlike sa ating pananampalataya. Kung parang, alam nyo, kung parang bata tayo, hindi siguro magkakaroon ng divorce kahit sa pamilya, kahit sa simbahan, kahit sa komunidad. Nagkakaroon ng watak-watak kasi tayong mga kasama na ako, we became complicated. Nagiging complicated tayo. Ganyan ang tao. Habang tumatanda, nagiging complicated. Simpleng bagay, no? One time, no? Hindi ko nasasabihin kung sino, no? Sabi ko, brother or sister, no? Gawin mo nga ito. Ay, naku, ganyan. Ay, naku, father. No? Sabi ko, eh, simple lang naman yan, brother. Simple lang naman, sister. Ito lang, oh. Sinta mo. Maraming. Sabi nga sa Tagalog, yung maraming chichibureche. Maraming chichibureche. We became complicated. Sa isang bata, simple lang. Kaya nga, it is a challenge for us, sa akin at sa inyo. Gusto nyo bang mawala ang divorce sa ating bansa at sa ating sarili? Yes or no? Yes. Kung gusto nating mawala ang divorce sa ating bansa, no? Alisin muna natin yung divorce sa ating sarili at sa ating komunidad at sa ating pananampalataya. Kasi kapag hindi natin nawala yung alisin, maalis yung divorce sa ating sarili, paano natin masasabing mawala ang divorce o alisin ang divorce sa ating bansa? At ngayong linggo rin po, no? Ay tinatawag na National Teachers Day. Uy, pasalamatan natin ang ating mga teacher, no? Yung mga nagtuturo sa atin. Of course, kasama na yung mga padi, mga bishop, mga katikis, no? Pati sila mga teacher din, di ba? So ipagdasal po natin lahat ng mga teacher sa linggong ito. At nawa, no? Alam nyo, yung mga teacher na talagang Catholic,
sila yung nag-unite, hindi sila yung nag-divorce, no, sa kanilang tawag dito, estudyante, no. So nawa po, pasalamatan natin, no, kung buhay pa yung mga teacher nyo, no, kahit i-message nyo lang, no, pasalamatan nyo sa kanilang nag-contribute sa inyong buhay pananampalataya, hindi lang sa inyong buhay academic, no, kundi sa lahat ng naitulong nila sa inyo. Praise be Jesus and Mary.